Belen, you did spectacular. Alos na siya parang dumasa initiation namin. Kung hindi na, ay naiyak bago nagsaksid. At sinabi ni Belen, I know I'm perfect for the organization. Dahil sinabi nito na wala siyang takot at mahusay magtrabaho. At nagpasalamat sa mga boss ng mga organisasyon. At sinabi na hindi sila bibiguin ni Belen. At nag-cheer sila. Habang si Cesar ay naalala ang sinabi ni Marisa. Puro ko, excited lang ako makita kung paano ka pa-trigger ng mga taong pinagkakatiwalaan. At sumigaw si Cesar ng cheers. At tiningnan si Belen ng makahulugan. Samantala si Jake ay nakauwi na ng bahay at kausap sa telepono si Alfred. Natama daw si Alfred dahil sinabihan si Jake ni tita niya Elise na tawagin na siya nitong mom. At biniro siya ni Alfred na si Jake lang nakakaalam na opisyal na sila ni Hope. At nagpaturo pa ito si Alfred ng moves na para kay Charity Faith dahil effective daw. Payo naman ni Jake sa kaibigan na always says the day, live every day like it's your last. Kapag ano gusto mong sabihin? Si Belen, sinama siya ni Cesar sa ang bagong recruitment organization. Kaya nasabi ni Marisa na ibig sabihin may access na si Belen sa organisasyon at ang mga kalaban niya ay lalong lumalakas kaya kailangan niya daw isagawa niya ang kanyang mga plano. At sinabi ni Avel na hindi mag-alala itong si Marisa at alamin ito kung ano ang mga balak ng kalaban nila. Samantala si Gabriel ay nililigpit ang mga gamit niya sa opisina dahil pauwi na siya. At may nag-send sa kanya ng pictures mula sa Anon Center. Ito'y larawan ni Belen kasama si Cesar at mga tao sa organisasyon. Pero lingit sa kaalaman ni Gabriel, si Marisa ang nagpadala sa kanya. Nakuha ni Avel at ito'y ipinakita naman ni Gabriel sa asawa niya. Tinanong naman ni Elise kung sino ang kumuha nito at bakit ipinadala sa kay Gabriel. Sabi ni Elise ay mukhang business meeting pero si Gabriel naman ay sinabi bakit ipadala daw sa email niya kung ordinary business meeting lang ang nasa larawan. Ang can you blame me? Last time na may nagpadala sa akin ng photo sa email, malaking revelation yan sa akin. At sinabi ni Elise sa kay Gabriel na talagang seryoso ka? Na para bang inuungkat ang nakaraan nila. At dagdag ni Elise, akala niya ay napatawad na siya ni Gabriel. At dagdag ni Elise, kung totoong napatawad na siya ni Gabriel, ay napatawad na rin ni Elise ang ina nito. At sinabi, so drop this, hindi ka nakakatulong. Samantala, papasok na sa sasakyan ng isa sa mga leader ng organisasyon ang nakipagkita si Avel. Bumunot naman ang bodyguard nito ng baril pero sinaway siya ng amo nito na siya na daw ang bahala sa kay Avel. Pumasok na rin sa sasakyan si Avel at doon sila nag-usap at sinabi ng leader ng organisasyon na wanted itong si Avel sa mga pulis at sa organisasyon. Sagot naman ni Avel kaya nga nagbaka sakali siyang lumapit dito para humingi ng tulong dahil dating nanungkulan itong si Avel sa leader ng organisasyon at pinoprotektahan din na dati at kilala na rin nito si Avel. Samantala si Liz ay ipinakita ang mga litrato na ipinakita rin ni Gabriel sa kanya at sinabi ni Belen sa kay Liz na nasa larawan ay bago niyang mga boss dahil sumali ito sa organisasyon. Para tuluyan mawala sa landas nila si Marisa na ikinabigla naman ni Liz at dagdag ni Belen dahil mabagal daw si Cesar ay siya na daw ang gagawa ng paraan at sisiguraduhin ito na hindi makalusot si Marisa. Samantala si Gabriel ay kumuha ng tagamanman para alamin kung saan lugar at sino ang mga taong kausap ni nanay ni Elise at ibinigay ang larawan para alamin kung sino ang mga ito. Samantala ay pinakita ni Avel ang kaso sa pagpaslang sa kanyang mga magulang. Susubukan kong alamin kung sino ang involved. Alam mong malaki ang sinasaktan siya sa pagtulong sa'yo. Sinabi naman ng leader kay Avel, "You're the best bodyguard I ever had. Tapusin mo muna ang misyon mo saka bumalik sa akin." Sabi ng leader sa kay Avel. Samantala, lumabas sila Gabriel kasama si Jake at Hope para kumain sa labas. Pero nagre-reklamo si Hope dahil hindi na daw siya baby at hindi na daw siya hospital patient na aalagaan lagi. Dagdag ni Gabriel na mabuti ng mag-iingat. Sagot naman ni Hope ay gusto niya i-enjoy lalo na natanggap ni mom nito si Jake. At sabi pa ni Hope parang bumaligtad ang mundo the way sa pagtanggap ng mom nito kay Jake na para bang hindi mapaniwalaan. At bumalik sa alaala ni Gabriel. Sa pista. Now, if you want to see him, lumapit pa yung anak ng si Jake Kehoe, I will have him arrested. Kaya napaisip habang tinitingnan ni Gabriel, si Jake at Hope. Samantala, si Marisa ay ipinakita sa kay Cesar ang larawan na kasama si Belen.
at sinabi niya pinadala lang daw sa kanya. At tinanong si Cesar kung sigurado ito sa naging desisyon na ipinasok si Belen sa organisasyon. Natawa si Cesar at sinabi kay Marisa na alam ni Marisa na walang napala ang sinya Dolza kahit ipahudas nila siya nito. Pero unti-unti nang isinagawa ni Marisa ang balak at sinabi, kung tingnan si Letrato, si Belen ay mukhang star of the night. At dagdag pa nito, ang karisma talaga ni nanay ni Elise, kagaya daw ito ng karisma ni Marisa noon. Kung kaya't nakuha nitong buong buong tiwala ni Madam Adelina na dahilan ang pagselos ni Cesar, kaya si Marisa ay kinalaban ito. Dito tinanong ni Cesar kay Marisa kung ano talagang ibig ipabatid nito. Sinabi ni Marisa na alam ni Cesar na gusto ni Elise at Belen pabagsakin si Marisa. Ngayon, maaari ka nilang damitin para pabagsakin ako. At babagsak ka. Kusang? Tumawa si Cesar na sinabihan si Marisa na nababaliw na daw ito. Pero sagot naman ni Marisa ay bulag daw itong si Cesar na di nakikita na ginagamit lamang siya. Dagdag ni Marisa na nakuha na ni Belen ang organisasyon at nanganganib na naman daw ang posisyon ni Cesar sa organisasyon. Pero patawa na sinabi ni Cesar kay Marisa, style mo bulok at hindi na kayang paikutin. Hindi kita pinapaikot, saad naman ni Marisa, dahil matagal na daw siyang wala sa organisasyon at hindi siya interesado sa politika sa loob. At pinayuhan si Cesar na pag-isipan ang bawat hakbang nito. Samantala, nakipagkita naman ang leader ng organisasyon kay Madam Adelina at ipinakita ang kaso sa pagpaslang sa magulang ni Abel. Diba kayo po ang kauupo na mumuno ng organisasyon? Yes, matatanaw. Kinakailangan ko po ang tulong niyo. Samantala, ibinigay na ng detective na kinuha ni Gabriel kung sino ang mga taong kasama ni Belen. At dito, sinabi ng detective na kasuspek sa mga organized crimes ang mga taong ito at nakapagtataka kung bakit na-dismiss ang mga kaso. At nasabi ni Gabriel at nagtataka kung paano nakahalubilo ito ni Belen at Cesar. Samantala, si Belen ay kinukuha ang company's financial record for the past decades. Nakailangan problemahan niyan, Belen. Trabaho yan. Diba? Trabaho natin yan. Partners in crime na tayo. Matukoy na kaya ni Avel kung sino ang talagang nagpaslang sa mga magulang? Sa pagtanggap ni Elise sa kay Jake, ay ito na rin kaya para maimulat ni Gabriel ang isip na may ibang plano ang asawa? Tulungan naman kaya ni Cesar si Marisa para mapaamin si Elise sa kasalanan niya? Team Elise ka ba o Team Marisa? Tutok lang at God bless sa inyong lahat! Pag hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking next video. Thanks for watching!